Sige, buksan natin dito sa kwan. 1 Corinthians chapter 1. Ay, chapter 13. 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Second Corinthians, 1 Corinthians pala. 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Yan, sabi dito, charity suffereth long, and is kind, charity envieth not, charity wanteth not itself, is not puffeth up. Yan. So, tayo manalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Kami po ay makapag-devotion ulit. Thank you, Panginoon, sa inyong kalakasan, panibagong buhay, Panginoon, na binigay niyo po sa amin. At we pray na maintindi po namin ito, maging papapaala po sa amin, ma-encourage po kami, at maging lumago, Panginoon, sa pananampalataya. At kayo po yung magbigay, Panginoon, sa akin ng wisdom to deliver to, Panginoon, ng maayos. At we pray na Sir Joshua ay maintindihan niya rin, Panginoon, ito. At ito pong dalangin sa matamis sa pangalan Jesus. Amen. Yan. So, yan. So, yung sabi dito sa kon, verse 13, charity suffered long. Yan. So, ibig sabihin, ay ang pag-ibig ay nagtitiis ng mahabang panahon. Yan. So, kahapon, Heart's Day. Yan. So, parang yung iba, Valentine's Day daw. Pero, yan, araw ng mga puso. Yan. So, ang naging kon ko dito, points ko, or kon, title, Showing Love. Baga, ipapakita natin yung pagmamahal natin sa isa't isa. Yan. So, kasi, iba kasi yung, kone, yung love. Di ba, iba yung pakiramdam kapag nagmahal. Sa lapag, yung mahal natin sa buhay. Nyari, magiging asawa natin, ganyan. Kung baga, lahat gagawin natin kapag pag-usapan ay love. Yan. So, sabi dito, na inangad natin sa pamamagitan ng panalangin at pagmumuni-muni na mapabuti ang aming kamalayan na nakipag-ugnayan sa Diyos. Yan. Manalangin lamang para sa kaalaman, sa kanyang kalooban, para sa amin at sa pangyarihan. Yan. May isa ko patuparan ito. So, sinasabi dito na manalangin, mag-pray natin yung mga mamahalin natin. Yan. And then, baka sumuko na tayo sa pag-ibig marahil ay naghihintay tayo na mahanap tayo ng pag-ibig. Yan. Na nabigo lamang siguro nasaktan tayo ng sobra or sobra ng mahal natin sa buhay kaya kailangan nating maging manhid ng sakit. Kasi kapag nagmahal tayo, kailangan ko ni parang sobra, parang minsan sobra. Tapos bigla tayong iniwan. Nyari, yan. Mag-asawa tapos naghiwalay tayo, naghiwalay kayo. Tapos ang mangyayari niyan, magiging manhid na lang para sa next na mag-asawa o ganito yan yan. Actually, pagkasal na kasi wala nang kun eh. Kasi nag-commitment na yun eh. Kaya mahirap maghanap ng babae na totoo talaga. Kumbaga dapat, pag minahal natin siya, dapat mahalin din tayo. Yan. And then, yung addiction kasi ay nakatulong upang kami ay yan, maging manhid. Kasi pag na-addict na rin sa laging ganun, laging sinasaktan, di ba, magiging manhid na rin ngayon. And then, nagre-recover tayo kapag may mga ganong sitwasyon. Yan. Kailangan nating humanap ng paraan para hanapin muli yung issue ng pag-ibig. Yan. And then, siyempre, dapat kalooban ng Panginoon. Yan. So, na ang Diyos yung ibigin natin. Kasi nga, nasaktan na tayo. Pero, adyan lagi ang Diyos para yung puso natin buuin ulit. Kasi, nagdurugo na. Yan. Pero ang Diyos, andyan lagi. Na laging patuloy ko lang, madami pa dyan, kaya mo pang magmahal ng iba, ganyan. Ito. Or merong planong Panginoon para sa'yo, merong pang iba. Kumbaga ganun. Then, walang pag-ibig na walang, kumbaga parang kapag wala kasing pag-ibig, hindi ka totoo. Ganun. And then, hindi yung parang nagsisinungaling ganun or what. Ganun. So, walang pag-ibig, walang ibang mahalaga. Yan. And then, ang pag-ibig ay higit sa isang pakiramdam. Yan. Ito ay isang pagpili ng pag-uugali na lumalaki sa ating buhay. Ito ay bunga ng banal
na espiritu. So, ibig sabihin, ang pag-ibig ay bunga ng banal na espiritu. So, ang Diyos nangungusap na mahalin natin yung isang tao. Masalo pagkarapat dapat. Di ba? At sobrang bait nila sa atin. Tulungan niya tayo. Tapos kapag may problema tayo, andyan lagi. So, hindi ba natin babalik? Di ba? Kasi minsan, parang gustong-gusto rin natin ibalik. Kasi ganoon naman yung nangyayari sa buhay natin eh. Kumbaga, balikan lang eh. Umiikot lang yung nangyayari. Mamahalin ko siya, mamahalin niya ako. At tutulungan ko siya, tutulungan niya rin ako. Pero tayo, hindi tayo nag-expect. Basta tayo, binigay natin yung gift natin. Basta pinahan natin sila, tinulungan natin sila, pinagay natin yung kabutihan natin sila. Bahala na sila kung ibabalik nila rin hindi. Basta ang Diyos tayo nakatingin. Kasi, we do not please people eh. Kasi, wala eh. Sila rin yung mangusap din ng Panginoon kung ito, dahil naging blessing sa'yo, dapat naging blessing ka rin. Yan. Blessed to be a blessing din. Parang kung na-bless na ng Panginoon, maging blessing rin tayo sa iba. Ganun. So, ang kwan ng Panginoon, merong Holy Spirit. So, ang Holy Spirit kasi, ang Diyos pa rin yun. Yan. So, yun ang usap sa atin. Yung still small voice na tinatawag. Yung iba, konsensya. Ganun. So, ang Diyos yung nangungusap na ito, gawin mo. Ibalik mo ito, kailangan mo yung gawin. Kasi, ang Diyos yung nagbigay sa'yo yan. Ginamit ng Diyos ito para tulungan ka. Ginamit ng Diyos ito para magkaroon ka ng trabaho. Ginamit ng Diyos ito para magkaroon ka ng pangailangan, finances. So, kailangan mo rin siyang tulungan. Ganun. So, ganun yung mga kailangan na laging sinasabi ng Panginoon. At which is good, 'di ba? Mabuti naman. And then ginawa sa ating buhay habang tayo ay sumusuko sa Diyos. Yan, ganito ang kaulugan ng Biblia. Yan. Sabi dito sa verse 4. Yan, so parang i-coconut explain natin. Ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. Yan. Ang pag-ibig ay hindi nagsiselos o mayabang o mapagmataas o bastos. So, iba kasi pag nag-umibig tayo eh. Di ba? Kapag mahal natin yung isang tao, syempre dapat buo tayo. Huwag tayong maging mayabang sa kanya, especially yung maging future wife natin. Huwag tayong maging mayabang sa kanya, huwag tayong magselos, huwag tayong bastos, ganyan. Kasi mahal natin eh. Di ba? At doon niya makikita na kailangan niyang magmahal din. Ganun. Kaya nga iniisip ko minsan, parang dito, nung nabasa ko to, grabe, sabi ko, kailangan ko palang mahalin yung isang tao para hindi ko siya bastusin. Para maging honest ako sa kanya. Para hindi ako maging pride. Kasi iba yung nangyari sa kanya eh, kapag merong pride sa isang tao, sa isang magkaibigan, or anuman, basta anong mga sitwasyon. Iba yung pride kapag nangyayari. Kumbaga, kapag magtaasan kayo ng pride, wala. Hanggang langit na yan. Hindi na siya bababa. Ganun. Pero kapag kwan kasi, kailangan natin magpakumbaba. Ganun. Kaya dito, nabilis ako kasi kwan eh, iba yung pinakita ng Panginoon sa akin na kailangan mong mahalin yung isang tao na di naman ka mahal-mahal. Parang hindi siya karapat-dapat na mahalin. Ganun. Pero para gustuhan mo yung isang tao kahit meron siyang ginawang masama sa'yo, kapag minahal mo siya, ang sarap. Kumbaga, magkakaroon tayo ng peace of mind kasi minahal natin. Like, for example, yan, minahal mo si Gato, yan, minahal ko si Jason. Ngayon, dahil minahal ko siya, hindi ako magsiselos sa ibang kaibigan niya. Hindi ako magsiselos. And then, like for example, ang Panginoon din, dahil mahal ko siya, gagawin ko yung commitment ko na mag-devotion lagi. Mahal ko kasi siya eh. Hindi ko kailangan na makipag-sinungaling. Kumbaga, kailangan kong gawin to kasi mahal ko. Diba, ikaw sir, na-try mo na ba na yung isang tao, kunyari, ginawa mo sa girlfriend mo, yung gagawin mo lahat para makapunta ka dun sa bahay nila, diba? Parang gagawin natin kasi nga, mahal natin. Iba nagagawa ng pagmamahal. Kaya nga kahapon, yung kasama ko sa Sir Chris, magiging kun natin, sekretary natin, admin na rin. Kwan siya eh, talagang yung pagmamahal niya sa babae. Parang kapag chinat mo pa lang yung isang babae, parang ang sarap na. Parang
iba yung pakiramdam. Kasi mahal mo eh, 'di ba? At saka pag nag-reply ganyan, oh, ang sarap ganyan. Kaya sabi ko parang iba talaga yung love. Kung in-execute rin natin itong ginagawa ng Panginoon, na kapag minahal natin yung isang tao, na lagi natin silang ginagawa ng mabuti, ganyan, tapos ang magiging bunga niya ay magandang relationship. Ganun. And then, ang pag-ibig hindi sumusuko. Hindi nawawalan ng pananampalataya. Laging may pag-asa at nagtitiis sa bawat sitwasyon. Nasa kanyo, nasa yan, 47. Yan. Nasa verse 6, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Yan. So, kailangan natin na parang maging huwag sumuko, di ba? Ang pag-ibig kasi parang mahirap, commitment. Yan. Huwag sumuko at hindi dapat nawalan ng pananampalataya sa Panginoon. At laging may pag-asa kapag nag-away, ganito ganyan. Formal lang, normal lang pala, normal lang. Yan. And then, walang perfectong nagmahal, ngunit hindi tayo dapat sumuko sa pagmamahal. Yan. Maraming nating tanggapin ang responsibilidad na mahalin ang iba at itigil ang paglalaro ng biktima sa pamamagitan ng paghihintay na mahalin nila tayo. Yan. Maaari tayong maging matyaga sa ating sarili habang lumalaki ang pag-ibig. Yan. Kapag pinili natin kumilos ng may pagmamahal, susunod ang mga emosyon. Yan. Kapag inuna natin ang pagmamahal, yan, susunod yung mga emosyon. Kasi inuna natin yung pagmamahal, ang Diyos na yung magbibigay ng emotion, yung good emotion. Kasi minsan, di ba yung emotion natin minsan, negative. Ganyan. Pero malaman din natin na buwabalik sa atin ang pag-ibig kapag inuna natin yung love. Ganun. Kaya yung ganito, sabi ko nga, sir, na devotion, mahal ko na siya eh. Kumbaga, gustong-gusto ko nang mag-share. Hindi ako napapagod, ganyan. At natututo pa ako sa pagbabasa ng Bible. Kasi iba yung Bible eh, na pagbago ng buhay. Kung makita mo lang yun, sir, sa iba, yung mga ibang tao na dahil sila may Bible sila, grabe yung impact ng buhay natin. Ganyan. Kaya kung mas kilala natin ang Diyos, mas makita natin ang ating sarili na nagpapakita ng pagmamahal. Sabi sabihin, kung gusto mo ng joy, Jesus, others, and you. So you need na ang Diyos muna ang mahalin natin. Susunod yan yung others, and last na tayo. Pero yung tatlo na yun, kailangan natin. Para, kasi pag walang Jesus, others, tsaka ikaw lang. Pag wala yung others, ang Panginoon, tas ikaw lang, walang joy. Kailangan natin ng fellowship. Eh pag ikaw lang, pag wala yung hindi mo minahal yung sarili mo, wala. Paano ka makapaglingkod ng mabuti sa Panginoon? Di ba? Tayo mag-ayos tayo. Dapat maayos. Forma pa nga tayo eh. Ngayon, paano natin maituturo sa iba yung pagiging maayos kung tayo hindi tayo maayos? Nag-get mo, sir? So, kailangan natin yung joy. So, kailangan natin mahalin ng Panginoon para mas mapakita natin sa iba yung pagmamahal din. Ganun. Kaya mahalin natin ang Diyos, maghintay tayo. Yan, darating din yung araw na pwede na rin. Summer, pag-aasawa, ganyan. Magmahalan tayo para hindi tayo nagsiselos, o mayabang, o mapagmataas, o bastos. Kasi ang pag-ibig ay hindi sumusuko. Yan, hindi nawawalan ng pananampalataya. Yan, laging may pag-asa at nagtitiis sa bawat sitwasyon. Kung trabaho, trabaho muna. Kung pag-aaral, pag-aaral muna. Pero kung it's a time na para magkaroon ng partner sa buhay, time na. Kasi darating yung time na talaga. So, kailangan lang natin magtiis, di ba? Kahit ako rin, kailangan ko magtiis. Kasi may mga responsibility pa ako. Meron akong plano para sa Panginoon, para sa Kanya. May temptation na, ito, gagawin mo na to. Pero, hindi. Meron pa akong plano. So, we need na maging mapagmahal na tao. Yan. Sabi nga sa Bible na yan, charity suffered long and is kind charity. Yet not charity, but yet that itself is not powered up. Yan. So, kailangan natin na magpatuloy na mahalin.
Yan. So kahit ako, gusto kong mahalin yung mga empleyado ko. Gusto kong maging kapatid, ganyan, mga best friend. Which is, pag business, wala yan. Pag trabaho talaga, trabaho lang. So no strings attached. Yan. So, pero yung pagmamahal ko, andun. Yun lang. At mamaya, pupunta kami sa Ordaneta. Ayusin namin yung pag-ibig. Ganun. Ako muna, kasi magpa-corporate na tayo. So, ngayon, hindi pa natin natapos yung pan eh. Yung sa, yung SSS mo rin. So, may confirm, kasi kapon, nagpa-advise ako, yun, accountant, sa BIRS, kasi siya eh. So, may mauwa. So, maghanap tayo nung pan, contract na pagkagayain natin, yung mga benefits nyo, sir. So, i-explain nyo ng accountant. Kasi may mga, doon na talaga magiging kwan, kasi corporate na eh. At saka doon na rin babawas yung kwan nyo, sir. Bali, yung company na yung bahala. Para hindi na kayo yung kwan. So, madaming benefits at explain yun kapag naka-price na natin yung kwan. Ang disadvantage lang, ang problema nga lang ngayon ay yung pangalan. So, may Taraji na pangalan eh. Taraji Samguyuk. Kaso hindi na pwedeng ganyan. Sana nga pwede pa eh. Kunyari, Taraji cash in cash out. Kaso nga lang, may Taraji na eh. Pero tinatanong ko kung pwede yung hashtag Taraji. Parang hashtag Tarag. Diba? Ito, yung hashtag Tarag. Hindi ko lang alam. Kasi wala pa akong nakitang may hashtag na ginagamit eh. May ka pa nakita sa'yo? Wala. Wala pa, diba? So, sana nga pwede. Kasi nag-down na tayo kahapon. Hinanap ko yung character. Yung trust. Sir, tiwala ba to? Sige. So, by faith. Kasi hindi ko na control eh. Pera, binigay ko na. 30,000 yung pangkwan. Nag-down ako ng 15. So, ang gusto niya yung bahala. Sabi na 30 days. Malang problema ngayon. Brainstorming. Sir, mag-advise ka rin kung anong maganda. Anong bang kwan, sir? Anong nakikita mo na pwedeng pangalan? Tarago. Pwede rin yung isip ko yung Tarago eh. Para yung pwede natin gamitin sa kwan sa mga marketing. Taraji. Pero hindi lang natin papagitan yung home. Kumbaga, Tarago. Hindi ko lang alam kung meron. Pero basta yung pwede naman kasi pang marketing, Taraji. Ganun. Kasi hindi naman nila ginagamit yung iba eh. Ganun. Kaya, kung namin sa Ordaneta, kayo ko muna bahala dito, sir. Edit mo. Tapos, kung pala, mag-print muna tayo sa last page ng SSS. Walabas natin yung kwan. Tapos, baka hapon na kami makauwi. Kung sakali man, bali, dadaan pa naman ako dito. Kung wala, kung di ako makapunta na dito, sara mo na lang, sir. Tapos, open ko lang yung kwan, yung parto. Pero pag ilalak mo na, iikon mo na lang sa loob. Tapos, ihila mo na lang. Bali, ganun. Pinapromise natin, medyo kwan ngayon, busy. Na 9, dapat nga kwan eh, paalis na ako. Papakon ko. Mag-motor kami, papuntang Ordaneta, papakon ko pa yung kwan. Kaya, ngayon, excited din ako na makakon, na-registered, SEC. Corporation siya. At kahit papano, yan, makita nila na ang talaga, may business. Kaya, yung kwan sir, yung kaka-upload lang natin, madami kang makakuha doon. Yung in-edit mo kapon. In-edit ka na mga kapon. Wala pa sir, in-edit ko pa lang. Pero ang nakita mo sir? Saka may isa pa siguro makukuha doon na in-edit. Di balik kwan, gusto na lang time. Kung mo na lang, hanapin mo, yung parang talagang salain mo na lang. Ganun na lang muna. Pero kung wala talaga, hindi i-practice mo na lang yung kwan, ginagawa mo, sir. Gandahan mo pa, ganun. Mag-explore ka pa ng mga bago. Kasi, ang goal natin, improve. May ikaw na, sir, may tanong ka sa trabaho or may mga wala pa. Basta